personal questions. We will only entertain questions related to their film, Dirty Ice Cream. So for first batch, please do stand by. Roden Castro of The Bandit Tonight, Ms. Lea Salterio of ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and PhilStar, Ambet Nabos of Marites University, Jojo Panaligan of Writer PH, and Mark Magadia of Magandaba Movie. Our first question will be coming from Roden Castro of The Bandit Tonight. Good afternoon. Sa cast, ano ang role nyo dito? At kay Direk, ano ang meron sa likod ng Dirty Ice Cream? Thank you. Ang role ko po dito is Yaya. So, mahirap po ako na wala na po ng magulang. So, ako dito, syempre, pursigido akong magtrabaho. Then, kulang ako sa pagmamahal. So, with that, parang mahahanap ko siya sa isang lalaki. Yes, Katie. Yes, ako naman po, magiging role ko po dito sa Dirty Ice Cream is ako po yung magbibigay ng spice at twist sa kwento. So, di ko na po siya i-elaborate kung ano po yun. Basta, something different. Yun lang. Yun. Ako naman, Sir Pedero po. Yun, Sir Pedero po ka dito. Which is, brotherhood kasi siya rin po. Okay. Ako po dito si Junbert. Parehas po kami dito ni yung Gio na Sorbeteros ko ang dalawa. Ida? Ako po dito si Donna. Ako po yung rich wife na kulang sa dilig. So, unsatisfied wife sa husband. Yan. Direk? Siguro, I would say, yung nasa likod nito yung dirty ice cream. Ay, dirtier ice cream. Yun po, nasa likod niya. And then, yung eksena direct na kakaiba para mapanood ng lahat siya. Meron kong isa eksena na gusto ko yung fun scene ng montage where makikilala mo lahat ng characters nila. Where parang nagpa-party sila sa garden. I think I like that scene. So, yeah. Ano, parang hintayin yung scene. Okay. And, syempre, maraming ano. Kaya tayong, well, sexy scenes din. This is information. Parang yun, at sila lahat ay naging maganda yung performance na natural process. Plus, a twist. Maganda yung material, light material lang siya. Easy watch na nakalabas. And kaya enjoy ko yun. Tapos, magugulat na kayo sa mga. Parang yun. And then, thank you, Derek. Sa cast po, siyempre, ang Dirty Ice Cream bagi na yung summer. So, anong pumapawis sa inyo sa init ngayon? At ano ba? Mas gusto niyo ba yung walang damit? Or naka-print boxer shorts, something like that? Lahat mo sa taas. Sa akin po siguro, sobrang masingin yung init ng panahon. Kaya tumayaming po yung ice cream. Siguro sa akin po, nakamabad. Okay. Nakamabad po ako. Lahat-lahat? May brief po natin lang. Okay. Ida? Ako kasi talaga, pag naiinitan ako, hindi ako nagpa-panty sa bahay. And then, ano lang, kung wala siguro kami lang ng anak ko babae, ano lang ako, sandal, walang baba, panty. Gusto may sandal na loose, super loose, yun. Oh, nice. Ako, bra at panty. Yun yung susuotin ko. Candy, naman ang isang miss. Ako naman po, ano lang, short lang or panty, tapos upper wala po. Kasi parang feeling ko naiipit yung buging ko. Ako naman, usually talaga naka-boxer yung sandal lang ako sa bahay. So, ayun, pag di kinaya, boxer lang ako. Thank you! Thank you very much. That was Roden Castro of A Bandit Tonight. Up next, you have Ms. Lea Salterio of ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and PhilStar. Hi, good afternoon, Dilek, sa'yo yung nanggaling yung script ng Dirty Ice Cream. So, bakit Dirty Ice Cream? Actually, nabigay lang sa akin yung project. Dito kanina si Sir Steve, siya yung nagsugan, and Matt. Parang ano, pinitch nila sa akin yung story, tapos nagustuhan ko agad siya from the first set ko nila. So, kayo po talaga yung original director for this?
parang I think I was assigned for this project. To be directed. This project was given to me. Yeah, yes, yes. What about the cast? Ikaw yung may pumili ng cast mo? Hindi po. Meron ng available na casting na before, bago pa, na parang nabili sa akin yung script at saka na-interview na lang namin sila later on dun sa workshop na po. And okay naman. So yung workshop sila ginawa? Yes for po. For this film? Opo, opo, opo. Parang, at saka, parang eksakto naman lahat. The characters, kung paano nasulat, and then as characters, yung casting naman is, I think, perfect. Direk, how did you make the film sexy? Well, kasi Dirty Eyes, kung parang sexy na talaga yung influence niya sa sa'yo pala, no? As a title, and reading the script na nangyari sa isang parang village, yung setup na kasi village. So parang, alam yun, pag village, hindi maraming tao, maraming strangers sa dumating, and these strangers, parang you get aroused sometimes. So diba, lalo kapag galing ka sa village, diba? Parang seldom yung tao nakikita mo that even mga sorbiteros ka pwede mong pagpantasyahan. Parang gano'n. So yun yung nagpaganda sa akin. Yung beauty naman ng script. Kaya doon, from there, yung sexiness niya, doon ang galing yung the way mo titignan yung tao na yon from afar without him knowing na pagtumitin ka sa kanya, without you knowing na tumitin siya sa'yo. Then yung fantasy na yon, yung escapism na yon, then parang yan. So yung dalawang brothers ang nagpagbigay ng sexiness for this yes, story? Yes. Sort of, yes ma'am, yes ma'am. Alright, thanks, Direk. Thank you, pa. Can we ask the cast members, how did your roles affect you, or when it was offered to you? So, paano niyo ginawang sexy role, or sexy na ba talaga when it was offered? Actually, ano po, lahat po ginawin po kami direct. So, kung galing naman po ng paggagawa po ng sexy po namin, pero feeling ko sexy na po kami lahat para sa role na yun. Yung sa akin naman, nakita ko yung script, so pinano yung draft. So, yung draft. So binasa ko. And actually, I was shocked. Kasi yung mga ginagawa ko sa previous, hindi naman ganun ka-sexy. So I was really like, oh, grabe, videos. Sobrang sexy ko po, yeah. Sabi ko sa manager ko, sabi ko sa handler ko. Pero ano tayo, laban? Sabi niya, laban! Kaya mo yan! So, since medyo slim na ako ngayon, talagang nag-gym na kasi ako. So talagang nag-firm ako ng konti. So sabi ko, sige, laban natin yan. Sabi ko, nakita ko yung script kasi, really sexy. Kaka may dalawa kong love scenes, different guy. So, na-sobong shock ako, pero nagawa ko naman siya ng maayos. And, I'm sure matutuwa kayo sa mga reactions ko doon, sa mga kung paano ko siya ginagawa. Wala kang pinatone down kay Direk with the scenes? Tone down? Wala. Nagulat nga si Direk sa akin eh. Kasi pag sinabi niya, ganito gawin mo, ginagawa ko kaagad. Bubuka ka kaagad. Si Idol, sabi ko, as in paabot. Nagulat siya. Yun. Kasi yan naman. Sa akin naman po, since first project ko to sa Viva Max, sobrang na-challenge ako. So, fun fact po kasi, Dirty Ice Cream is favorite ko talaga siya. So, sabi ko, nung na-offer sa akin to, ay, ang ganda ng storyline. So, hindi lang siya basta dalawa kayong mag-love scene. So, na-challenge ako kasi may threesome dito, ganyan, foursome. So, ayan. So, very sabi ko, foursome. Yeah, sabi ko, oh my God. So, hindi, kaya ko to. And actually, na-workshop naman po kami, lalo na ni Direk. So, ayun, natuwa ako sa story nito and yun, super ganda. Panoorin niyo po. Thank you. Sa akin naman po, nung nabasa ko yung script, same lang kay Miss Kida, na-shock po talaga ako. Since ito po yung first project na nagkaroon ako ng sexy scene, bed scene, I really did my best po to portray the sexiest part in me. So, kaya naman po, carry naman po. In fact, nag-request pa nga ako kay Direk na Direk, baka gusto ko pang dagdagin. Try lang pa. Alright.
So yung character ko naman dito as Munch po, ako po kasi yung barkada niya ng makulit. Kumbaga siya yung medyo ano lang, nanchalan. Barkada ba o brothers kayo? Barkada lang po. My best friend. Sorry. So ako yung nanchalan siya. Ay, ako yung okay, siya yung nanchalan. So, ang ginagawa namin dito is parang nagtitinda kami ng ice cream, but in a way na inaakit namin yung mga people around the village para mas ma-attract sila sa amin mag-buy pa ng ice cream and we will gonna do something for it. Parang na-turn it up. Pero masaya, abangan na lang din po talaga kung ano yung mga gagawin namin sa dirty ice cream. Yes. Direct, sorry, additional na. Ikaw ba personally, wala kang tinood ng the scenes because the script was only given to you? Parang wala. Well, ako kasi yung tipa na ang pinaka-inspiration ko rin talaga yung script. So, kung paano ko yung hindihan yung script. At gusto ko siyang interpret accordingly, palagi ka. At nagdadagdag na lang kasi syempre iba na yun kapag may kausap ka rin. So, yun. Mag-iunti siyang naluluto. And I think naluto naman siya ng mga awas. Yun nga lang, mas dirty. Alright. Thanks, thank you. Thank you, that was Ms. Liz up there at ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and PhilStar. Up next, we have Amben Nabos of Marites University. Hello po. Curious lang ako dito kay Sean Woo Kim. Saan na po yung pangalan mo? May dumong Korean ka ba? Ano po? Lumaki po sa Korea. Ah, okay. Bata pa lang po kasi, nasalaya ko ng tawag sa akin ng mga classmate ko, mama ko po na solo. Opo, reading mo ko na siya. Opo. Lumaki sa... Pero nagsasabi na ka ng Korean? Opo, nagsasabi na po. Okay. Check. Okay. Hey, Miss Ida. Kasi parang naalala ka namin dati, nandito ka ngayon sa Viva Max. Paano mo gustong describe yung ginagawa mo magpapasexy before sa ginagawa mo sa Viva Max? Ngayon? Siyempre before, mahihayin ako. Ngayon, hindi na talaga. Kaya nagugulat nga si Derek eh. Gulat siya sa akin. Kasi kahit anong pinapagawa niya, ginagawa ko yun. Ginagawa ko for the sake na maganda yung ikakalabas ng pelikula. Kasi, siyempre artista kami. So, dapat gampanan mo nang mabuti yung role. Dati ba may mga ginagawa kang hindi pa ganun ka todo na ginawa mo ngayon sa, for instance, sa Dirty Ice Cream? Oo, oh, kasi it's getting dirty here, you know? Pero okay lang, kasi it's work eh. So, every time na yung pelikula ako, kung napanood niyo yung katas, medyo grabe yung ginawa ko doon. First yun na mahaba-habang sex scenes. Dito, medyo grabe, mas grabe pa siya kesa doon, kung napanood niyo yung katas. And the acting is also good, yung role is also good, tatak din siya. And there's incoming, and I'm sure mas grabe pa. So I'm ready for that. Kaya nga ako nag-gym, I'm preparing myself all the time. Kasi I wanna be a good actress talaga. So I'm doing my best in every film. Ayun ang goal mo, para magtuloy din lang. Yes. Okay. Sa lahat ng mga cast members, kasi Dirty Ice Cream, naging part na yan ang ating tradition ba, pagano pag-summer. Kung flavor kayo na Dirty Ice Cream, sa iba-ibang flavor din yan eh, ano kayo at bakit? Ipaka-describe mo lang. Thank you. Sa akin po, favorite ko si Ube. Ube? Ube, oo. Kasi ito po siya, Filipino taste. Oo. Ako, cheese. Kasi diba sa Dirty Ice Cream, mas gusto natin yung local na cheese na kinakagat natin. Yung habang kinakagat mo siya, nalalasap mo yung sarap. O diba? Yung ganun, habang dinidilahan mo, ganun. Panoorin nyo na lang kung paano ako dumila ng ice cream. Sa training niya, mapapanood yun na sa Viva Max. So may cheese flavor itong Dirty Ice Cream na mapapanood namin? Oo, maraming flavor dito. Okay. Tingnan nyo na lang ano yung pinakamasarap. Sige, pate. Ako naman po, siguro halata na sa suot ko, avocado. Wow! Ako naman po, siguro strawberry ba? Diba strawberry yung ano, pink? Kasi if titingnan natin, pink parang soft lang, parang okay lang, mahimim, ganun, sarap, ganun. But pag natikman mo, meron siyang spice, may twist siya na ano na,
Doon mong malalasak yung parang, ay, medyo may pagkamaasik, ganun. So, yun lang. Ako naman po, OBGs po. Pero may aftertaste lagi din sa puti. Si Derek, bakit gusto ko sumbak ko? Flavor ice cream. Walang po yung apa. Okay, thank you sa inyo. Thank you very much. That was a bit